Ito ang pang-araw-araw na tanawin ng mga galang aso. Gamit ang mga apat na paa ay kanilang nililibot ang daan na walang kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan. Patuloy na nag-iikot at inaasam ang kaunting atensyon sa mga estrangherong kanyang dinaraanan. Ang madalas na destinasyon ng mga asong lansangan ay ang kwadradong hawlang ito, kung saan bilang din ang kanilang mga araw. Mga karanasang hinding-hindi maikukumpara sa buhay ng mga fur babies na may kanya-kanyang mga amo. Ang dogs natin average siya is 10 per day. No, and within that percentage natin diyan sa mga sa 80 to 90% is na kiklaim naman ng owner. Sa kani-kanilang mga mata, ang hangad ay pag-asa na siyang sinang-ayunan naman ni Manong Tadeus na dating caretaker din ng mga asong nasa impound center. Sa akin, kinakausap ko mga ito. Oo, lalo yung mga may sakit. Pasensya ka na, hindi kita maalagaan ng gusto, pero may bibigay ko yung needs mo, yung pagkain mo, yung tubig mo. Pwede kong ilapit sa doktor, sa vet natin. Sabi nga nila, ang aso ay may kanya-kanyang personalidad at pag-iisip na maihahalin tulad din sa mga tao, na siya ring naging karanasan ng isa sa mga nag-adopt sa city impound na si Joao. Itong inampon ko na tinawag kong Malaya, kasi Malaya na siya, wala sa city impound, ganyan. Medyo at first galit siya, okay, ayaw niyang magpahawak sa akin, ganyan. It took me how many weeks bago ko siya napaamo, and eventually naging magaan yung loob niya sa akin. Madalas na sitwasyon ng mga asong dinadala sa city impound ay nasa malubharing kalagayan. Mga sugat na may dalang kwento na siyang naglalarawan sa iba't iba nitong karanasan sa kalsada. Usually yung may na-impound kami minsan na yung payat na yung aso, yung hindi na nakalakad. Hindi na, as in, butot-balat na, tapos mga maraming galis. Katulad na lamang ng iba pang aso na nasa tamang pangangalaga ng kani-kanilang mga amo, na kung saan komportable at ligtas ang mga ito. Sila'y nabibigyan ng mga engrandeng kasuotan, nakakatabi sa pagtulog, o di kaya na may napapakain ng masustansya at masasarap na pagkain, na di hamak na malayong malayo sa sitwasyong kinakaharap ng mga asong lansangan at ang kasalukuyang mga nasa impound. Ito'y nag-uudyok na dapat ay mas bigyang halaga ang lahat ng mga fur babies, may breed man o wala, malaki man o maliit, may sugat man o wala, ay dapat pa ring itrato ng tama. Idinagdag naman ni Dr. Michael ang proseso ng pag-aampon. Ang pag-adopt natin is kailangan ng barangay certificate, cage, ID, and then yung adoption fee natin is 650 pesos. Tagmensahe naman ng dog lover na si Joao ay, I highly encourage you na imbes na bumili ng mga may lahi na mga aso, try adopting sa ating city impound, dahil ang mga asong nandoon ay naghahanap ng kalinga, naghahanap ng bagong tahanan, at naghahanap sila ng pagkakataon na maging bahagi ng isang pamilya. Sa mga nais bigyan ng tahanan ang mga aso, tumungo lamang sa ating Baguio City Veterinary Office at dalhin ang mga kinakailangang papeles.